Mind me. Gano'ng statement mo? Masahin mo. Hindi po ito yung nangyari. Hindi po ito yung sinabi ko. At hindi totoong nakipag-iwalay siya sa akin, kaya ako siya napatay. Pinatay mo ang anak ko! Ngayon mamili ka. Pipirmahan mo yung statement mo yan. O gagantihan ko ang anak mo. Pirma! Hindi po. Sige! Sir! Pwede mo. Pasok mo, Zelda. Ma'am, tara na po. Okay, I will call you. All right, all done. Pa! Oh! Anong ginagawa mo dito? Nakukulong pa si Mama. Tulungan ko siya, Papa. Ano tulungan? Tigilan. Tigilan mo nga. Ano pa yun? Hindi po sinasadya ni Mama na mapatay si Tito Dadok. Ipinagtanggol niya lang po ako. Tulungan niyo po siya, Papa. Oh, nga. Sandali. Huwag mo ko hawa. Wala akong pakialam kung nakakulong yung nanay mo. At saka mas wala akong pakialam sa'yo. Ha? Kaya umalis ka na dito bago pa ikaw pakulong ko. So, pakulong kita? O sige na, umalis ka na. Dali na, dali, alis! Go! Ay, nako. Imod! Sorry, ang tagal ko ha. Bakit? Ang dami kasing tao, yung haba ng pila doon sa elevator. It's okay. Sino yung batang kausap mo? Wala. Palube ng hihingi. Tala, basta ta. Grabe, ang dami talagang tao. Ganun ba? Bakit ka pa kasi pumunta dun sa tatay mo, anak? Alam mo namang pinagtatabuyan tayo noon. Bakit ka pa kasi lumapit sa kanya? Kasi gusto ko pang makalabas kay Orian. Kaya kahit ganyan po sa kanya, sinubukan ko pa rin lumapit. Pero ang sama-sama po niya talaga. Sabi pa niya, pag bumalik ka roon, ipapakulong din niya ako. Gawin ko na lang po kaya. Babalik na lang po ako doon para ipakulong din niya ako. Para magkasama na po tayo dyan. Yun ang wag na wag mong gagawin. Pangako mo sa akin, anak, na kahit nandito ako sa loob at nasa labas ka, hindi ko alam kung anong pinagagagawa mo. Ipangako mo sa akin na magiging mabuting tao ka pa rin. Lagi mong pipiliin yung tama sa mali. Ha? I miss Mama. Pabayaan mo na yung tatay mo. Tama ka, hindi na natin siya kailangan. Kalimutan mo na siya.